Hello, what's up, Ninja? Welcome back to my channel. Welcome to JC Caloy Tutorials. Kala niya mag-stream ka na. Kala niya live na. No? Ninja, sa mga nag-aabang ng akin live, siguro sa Ghost of Tsushima na lang tayo mag-live. Pero kung gusto niyo talaga akong makita ng live, punta kayo sa Facebook. www.facebook.com/JCCaloyGaming. Nalalive ako doon ng ML. Very nice. So, this video will be a PS4 and PS5 review. Ano nga ba? Ano nga ba ang dapat mambilin sa panahon ngayon? Shoutout kay Bitoy. Matagal ko lang pinaplano tong video na to at biglang nagawa din niya. Gagawin ko na din. This is my thoughts about PS5 and PS4. Let's go! So, una sa lahat, ang PS5 and PS4, kung pagkukumpirin natin yan, technically, yung lahat ng specification, kung sino mas updated, mananalo talaga ang PS5. Pero ngayon, kung paglalabanin mo sila, malalalo yung PS4 kasi wala pa siyang kalaban. Dadating pa lang. Pero kasi marami nagtatanong sa akin, ano bang ganda pa rin bang bumili ng PS4 kahit lalabas na yung PS5? Yan ang pinakamaraming comments sa lahat ng videos ko. At paulit-ulit yun naman din sinasagot. Iniisip ko na gumawa na lang ng separate video para every time yung may magtatanong sa akin, panoorin mo ang video na to. Eto, pa. Yan. Ito ang magiging sagot ko sa lahat na magtatanong sa akin. Kung ano ba, PS4 ba o PS5? Kasi dahil nga PlayStation channel tayo, nagsimula tayo sa PS4, mostly PS4, pero almost on gaming tayo. E tingin ng lahat ng tao sa akin, PS4 genius. Hindi, i-rate nyo ako as a regular lang na guy na naglalaro ng PS4. I enjoy PS4 games. Kagaya nyo rin, kagaya na nanonood ngayon. Kung sa tingin nyo, meron na akong pambili ng PS5, wala pa. Real talk yan, wala pa akong pambili. Present tayo ng situation kung sakali sa mga iba. Sa mga rich kid, maraming pambili yan. Pero ano nga ba ang pipili natin, PS4 or PS5? So maglaban na tayo ng tanong doon sa time na mag-release. Na ma-release na ang PS5, which is around November or December pa. And versus doon sa actual na ngayon, present PlayStation 4 na Sanda Makmakang Games. First, yan ang unang-una kong dahilan, games. Although marami na lumabas sa games, sobrang ganda ng kanilang mga trailers na lumabas pagkasabay ng unit lumabas. Lumabas yung Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo, Horizon, marami. At sobrang ganda ng graphics. Pero kung i-compare yung bilang na yan do sa games na meron na sa PS4, walang-wala yan. Di ba? Yung PS5, maganda yung graphics niya. Pero yung gameplay, it's almost the same with the PS4. So kung hindi mo pa na-experience yung PS4 sa tanang buhay mo tapos mag-PS5 ka, oo, pwede, pero ang dami mong na-miss. Sobrang dami mong na-miss. Kung dalabas man yung PS5, marami pa rin ako lalaroin sa PS4 unless lumabas siya sa PS5. Yung PS5 parang isang gadget na bagong labas pero hindi pa optimized sa lahat. Parang yung iPhone, 'di ba? Yung unang labas ng iPhone, meron siyang ang unang iPhone is rectangle lang yung screen. Pero biglang lumabas yung iPhone 10, which is may notch. Yung mga application nun, hindi lahat optimized doon sa notch. Maraming hindi nakikita. Kagaya rin niya sa PS5. Mag-a-adapt siya sa mga games ng PS4, siguro, pero hindi siya magiging optimized para doon. Pero later on, mangyayari yan. Pero, ang pinag-usapan natin at this point, this is the perfect time para bumili ka ng PS4. Alam mo kung bakit? Pangalawang point, mura. Sobrang mura na ng PS4 ngayon, lalo na nung last ng sale is around 13,000, pero mas mura pa yata noong December. It's around 12,000 with 3 games and controller. Saka nakakita nung may PS Plus membership ka pa na 3 months. At ngayon, ang free games ngayon sa PS Plus is Tomb Raider and NBA 2K20. Diba? Yan yung mga AAA games na mamimiss mo kung dediretso ka ng PS5. Kasi kung hindi man siya maging backwards compatible, hindi mo siya malalaro. Pero kung okay lang naman din, kung meron ka ng PS4, syempre PS5. Ako, kagaya ko, meron na akong PS4. Hindi naman ako mag-stick sa PS4. Kung meron na akong PS4 at gusto kong mag-upgrade pag PS5. Pero kung wala ka pang PS4, tapos gusto mo mag-PS5, pwede rin, pero marami ka na miss. Yun lang ang point ko. Mga PS4 exclusive, mga God of War, yung dalawang Last of Us. Although, siguro magkakaroon din ng remastered yan, pero kailan? Hindi pa ngayon. Pero ngayon, meron na sila sa PS4. At yung entertainment na nadudulot ng PS4 sa atin
as of now is to the highest level, less expensive, 'di ba? Kasi ang mura na niya. Sabi ko nga doon sa unang video ko sa PS5 review, ililink ko diyan sa taas. Wala nang pwedeng mabili yung pera mo na pinakasulit pa kung bibili ka ng PS4. Yan na yung pinakasulit na 13,000 12,000 pesos mo tapos bibili mo ng PS4 para ka nagkaroon ng panibagong buhay. Seryoso 'yan. Nakita niyo naman siguro sa akin kung ano nangyari sa buhay ko nung nagkaroon ng PS4. Hindi ko sinabing gaganda ang buhay niyo. Ang sa akin, sasaya ang buhay niyo. Sobrang sasaya, lalo pag hindi pa kayo nakapaglaro ng any PlayStation console. Kung hindi pa kayo nagkaroon ng PlayStation console, PS4 ang perfect first gaming console na pwede nyo mabili ngayon at sobrang mura na niya. Oo na, talong-talo na ang PS4 sa specs. Sa specs! Pero, dun pumapasok kasi yung gaming console exclusives. Ang PS4, is almost 7 years na yata ang PS4. Pero nakita natin yung mga games na lumalabas is optimized sa PS4 and gumaganda pa rin yung graphics unlike sa PC. Sa PC, pagka meron kang gaming rig, may lumabas sa bagong games, ma-outdate. Sabi nga ni Bitoy, napanood ko yung video, ma-outdate na yung mismo PC mo at dapat kang bumili ng bagong graphics card or every year or ewan ko, basta laging nag-update ang Windows. So, kailangan mo rin bumili ng license sa Windows. Pero unlike sa PS4, PS4 lang siya. Wala ka nang bibiling kahit ano. Bahala na lang. Games na lang. Kasi, kagaya nung Last of Us, hindi ko inaasahan na magiging ganun yung graphics ng Last of Us sa PS4. Sobrang ganda. Kasi mga game developers, wala na silang iniintindi pa. Iniisip pa na pwede ba to sa PC, pwede ba to sa Xbox, to sa Nintendo Switch. Kasi hindi na sila nag-a-adjust ng mga controls, ng graphics. Kasi isa lang yung pinagtutuunan nila ng pansin. That is PS4. So yung games na ginawa sa PS4 ay para sa PS4 lang at sobrang ganda nun. Although may ganun din sa PS5, pero para sa babayaran mo, para dun sa gagastusin mo dun sa PS4 versus dun sa pinag-iipunan mong PS5, mas magiging sulit talaga. Lalo na dun sa mga PS4 exclusive. Kasi dun din papasok yung price ng games. Yung price ng PS4 exclusive niyan ay sobrang mura na lang. Biro yung Last of Us 1 is around 1,000 pesos. Eh kung lalabas yun sa PS5, mahal. So kung wala kang pera, sabi nga ni Bitoy, kung gusto mo magkaroon ng PS4 or PS5 pero wala kang pera, ano gagawin mo? Wala. Tumulong ka sa pamilya mo, sabi nga ni Bitoy. Pero kung wala kang PS4 at gusto mo ng PS5 at gusto mo pa rin maka-experience ng gaming, console gaming na sobrang nakakabilib, hindi ka bibiguin ng PS4. Para kang dinadala sa ibang mundo, no, sa pag naglalaro ka. Ako, personally, hindi ako nagkaroon ng PS2. Hindi ako nagkaroon ng PS1, ng PS2, ng PS3, pero nalaro ko sila. Nalaro ko sila lahat, nagre-rent ako, nagkikilaro ako sa mga kapitbahay ko, and thankful ako kasi nabili ko na yung PS4. Hindi man ako yung gamer na dati, gamer na ako dati, pero nakikigamer lang. Sino mga nakikigamer dito? Gamer ako kasi nakikilaro lang ako dun sa mga friends ko na gamer na meron. Pero nakikigamer ako. And kung wala talaga, nandito naman ako. Nandito naman ang YouTube para ma-update kayo sa mga bagong games. At kung gusto nyo ng full gameplay ng isang gameplay ng walang ginagas sa isang laro na wala kang ginagastos, internet lang, mag-subscribe nila lang dito sa channel ko. Nakatatapos lang natin yung Last of Us 2. Kung gusto nyo pa ng mga susunod, i-click nyo yung bell button, diba? Very nice, diba? Nakapag-plug pa. Pero totoo naman yun, sa mga marami dito yung mga nagtitipid lang, nakikinood lang, thankful ako kasi kahit hindi ako ganun kagaling maglaro, pinapanood nyo pa rin ako para doon sa games. No, maraming salamat. At ang final answer ko is a perfect sa ngayon ang PS4. Wala ka lang hahanapin sa PS4, optimization with the games, updates, number of games. Yun lang naman yung pinaka-importante sa isang gaming console, kung ano yung lalaroin mong game. Yun din yung lamang ng gaming console. Kasi sasabi ng iba, mas maganda yung gaming PC kasi mas marami kang malalarong games. Wait lang. Alalahanin natin yung PS4. Kaya rin siguro nagtatagal sa market yung PS, PlayStation, dahil yan sa mga PS4 exclusive. Plus, yung mga hindi exclusive na pwede mo ring laruin sa PS4. So, kung magbibilangan tayo, mas maraming PS4 exclusive, yung number pa ng games na pwede sa PC ay pwede rin sa PS4. May ibang hindi, pero most of the games na sikat, na pwede mo ring laruin sa PS4. Unlike sa PS4, ang daming sikat na games pero hindi mo pwedeng laruin sa PC. Yun, dun, biglang naging PS4 versus PC tayo. Pero hindi. Hindi ko sinasabing huwag kang bumili ng PS5, PS4 na lang. Ang sinasabi ko, kung worth it pa rin ba na bumili ng PS4 ngayon is
oo naman. 100%. Kasi hindi kanya bibiguin. So, kayo, ano bang thoughts nyo sa ating parating na PS5? Marami tayong balitang nalalaman kada araw na dumadaan, kada palapit tayo sa date na release niya. Marami ng leaks, marami ng games na dinedevelop para dun sa console. Ako rin sobrang excited na ako. Kung ako tatanungin nyo ako, bibili ba ako ng PS5? Yes, bibili ako ng PS5. Pero hindi ko iwan sa PS4. Marami pa akong hindi nalalaro sa PS4. So, dyan lang yan. Andyan yung mga games natin. Very nice. At asahan nyo, sa first day release nun, sana, wag magkaroon ng hoarding, di ba? At ito pa yung isa pa palang dahilan kung bakit mas okay yung PS4. Kasi, pag once na lumabas yung PS5, sobrang mahal niyan. Sobrang mahal, sa sobrang mahal niya, i-hoard na siya ng mga resellers na mapagsamantala. And bukod sa pila sa pre-order, at wala, kahit meron kang pambili, mahirapan kang bumili sa una. Oh, kaya nga pipilitin natin na makakuha ng first unit para maihatid ko sa inyo yung review and unboxing and gameplay, lahat na. Sulit talaga yung PS4. So kayo mga ninja, ano mga thoughts nyo? Mas gusto nyo ba yung PS5? Maghihintay ba kayo for PS5? Or bibili na kayo ng PS4? Or bibili nyo ba yung dalawa? O hindi kayo bibili at all at manonood na lang kayo sa akin? Laking choice. Dapat manood kayo. O kung bubili kayo, dapat manood pa rin kayo. Oo. So huwag nyo nga kalimutan yung ating Facebook page. Nagla-live nga ako, di ba? ML nga, di ba? Mga ninja yung kalaro ko. Mga 99 Gang! Very nice! Salamat mga pala sa lahat ng 99 Gang at Solid Ninja. I love you all. And abangan yung review ng ating gaming laptop, yung Acer Nitro 5 review ng SSD portable from Team Group. At marami pang susunod na videos. At huwag nyo kakalimutan yung Q&A Sunday. Kung may tanong kayo, doon kayo magtanong. Kung gusto nyo lang live, doon kayo sa Facebook. So maraming salamat mga ninja. Sana nag-enjoy kayo dito sa video, and see you on the next one. Peace!